Marshall Peak, Kabanata 2605. Kapurahan. Ang maliit na batang babae na nagngangalang Shaoling Yir ay tumagilid ang kanyang ulo at kinusat ang kanyang malalaking mata kay Yang Kai. Gayunpaman, halatang hindi niya naaalala si Yang Kai. Bagamat nagkita na sila mahigit 10 taon na ang nakalilipas sa Clear Jade Mountain, si Shaoling Yir ay nagkaroon ng sentimiento sa oras na iyon at hindi niya maalala ang maraming bagay ng malinaw. Malabo lang niyang naramdaman na medyo pamilyar ang taong ito sa harapan niya. Isang hindi nakakapinsalang ngiti ang ipinakita sa kanya ni Yang Kai. Biglang tumalon ang puso ni Luan Fang, sa takot na baka magustuhan ni Yang Kai ang kanyang anak at agawin siya, kaya mabilis niyang sinenyasan ang katulong na nasa tabi niya at nagutos. Alisin mo siya, huwag mong istorbohin si Ginoong Yang. Mabilis na sumagot ang alilang babae. Oo. Pagkasabi nito, inabot niya at hinawakan ang kamay ni Shaoling Yir, nagdahilan, at dahan-dahang umalis. Nang makitang nawala si Shaoling sa paningin, nakahinga ng maluwag si Luan Fang at lihim na nagpasya na huwag hayaang makita ni Shaoling si Yang Kai habang siya ay nasa palasyo. Ang isang inapo ng isang divine spirit ay isang mahusay na atraksyon sa sinumang tao. Hindi alintana kung siya ay makakatulong o hindi, ang kanyang katayuan bilang isang inapo ng isang banal na especially divine spirit Irito ay sapat na upang hadlangan ang maraming tao. Kung talagang dinukot ni Yang Kai si Shaoling Yir, walang lugar para umiyak si Luan Fang. Sa kasamaang palad, medyo mapaglaro si Shaoling, kaya hindi madaling bantayan siya. Ginoong Yang, dito ang daan. Sumenya si Luan Fang. Tumanggo si Yang Kai at sinundan si Luan Fang sa Phoenix Gathering Palace kasama ang kanyang third sister. Ang palasyo ay napakalaki at kahanga-hanga, at ang loob ay pinalamutian ng maganda. Halatang mahilig si Luan Fang sa aspetong ito. Ang interior ay pinalamutian ng mga lumilipad na dragon at phoenix, na nagpapakita ng estilo ng isang mahusay na pamilya. Matapos ihatid si Yang Kai sa isang patio sa kailaliman ng palasyo, sinabi ni Luan Fang. Ginoong Yang, tingnan at tingnan kung katanggap-tanggap ang lugar na ito. Kung hindi ka nasiyahan, lumipat tayo sa ibang lugar. Lumingon-lingon si Yang Kai sa paligid at wala siyang nakitang hindi nasisiyahan, kaya tumanggaw siya at sinabing. Mabuti, nakahinga ng maluwag si Luan Fang at lumingon sa 7 pang katulong. Sa panahong ito, maglilingkod ka kay Ginoong Yang dito. Kung may anumang kahilingan si Ginoong Yang, dapat mong bigyang kasiyahan ang mga ito, kung hindi, hindi ka basta-basta papabayaan ng reyna na ito. Ang 7 First Order Emperor Realm Maid Servant ay nagmamadaling tumugon. Oo, hindi niya maiwasang mag-alala. Sinabi ng Holy Master na tutuperin niya ang anumang kahilingan ni Ginoong Yang. Paano kung ang lalaking ito ay may pagnanasa at hilingin sa kanila na gawin ito at iyon? Ano ang dapat nilang gawin? Walang maganda sa mga lalaki, tao man o demonyo. Gayunpaman, dahil ang Panginoon ay nagbigay ng utos, hindi sila ng ahas na sumuway. Ginoong Yang, kung wala ng iba, ang ginang na ito ay mag-alis muna. Kung mayroon kang anumang mga order, maaari mo silang iutos. Nakangiting tumingin si Luan Fang kay Yang Kai. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, Madam Fang, maaari kang pumunta sa sarili mong mga bagay. Ham, Madam Fang, mangyaring alaga ang mabuti ang mga espiritual na bulaklak at halamang gamot. Mapait na umiti si Luan Fang sa kanyang puso, alam niyang hindi niya matatakasan ang kapahamakang ito, ngunit ang tanging nasagot niya ay, Ginoong Yang, huwag kang mag-alala, haharapin ito ng ginang na ito. Pagkasabi noon, magalang siyang umalis. Pagkaalis niya, noon lamang humakbang si Yang Kai. Tumingin siya sa paligid, itinuro niya ang isang loft sa kanyang kaliwa at sinabing, Third Sister, paano kung manatili ka rito pansamantala? Napatingin si Third Sister sa loft at sinabing, Dito rin ba nakatira si Master? Ngumiti si Yang Kai at sinabing, Doon ako nakatira, tinuro niya ang loft sa tabi niya. Agad na nagpakita ng awkward na tingin si Third Sister at sinabing, Ngunit ang disipulong ito ay kailangang maglingkod kay Guro. Hindi naman malayo, okay lang. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi na hinintay na magsalita si Third Sister, tumingin siya sa isa sa mga alilang babae at nagtanong, Ano ang pangalan mo? Yumuko ang alilang babae at sinabi, Tumugon kay Ginoo, ang pangalan ng lingkod na ito ay Tianlong. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, Kailangan kitang problemayan para ibaba siya at palaygo. Humanap ka rin ng malinis na damit para mapalitan niya. Talagang nakakainis ang itsura ni Third Sister ngayon para makita ang mga tao. Sinong inkakaalam kung ilang taon na ang lumipas mula nang magpalit siya ng uniforme ni Iceheart Valley? Magulo ang buhok niya, ang mukha niya, marumi, at may kakaibang amoy sa kanyang katawan. Amoy-amoy prutas, ngayong pansamantala na siyang tumira, natural na gusto ni Yang Kai na hayaan siyang maglinis muna. Kung hindi, hindi niya talaga kayang makita siya dito, estado. Oo,
sabi ni Tian Long habang hawak niya ang braso ni Third Sister at hinaila siya palabas. Tila medyo natarante si Third Sister. Dali-dali siyang inaliw ni Yang Kai. Halika, tingnan mo ako pagkatapos mong malinis. Ang mga salita ni Yang Kai ay lubhang kapakipakinabang pa rin kay Third Sister. Sa isang utos, agad na kumalma si Third Sister. Matapos ang alilang babae na nagngangalang Tian Long ay kunin ni Third Sister, kumaway si Yang Kai sa anim pang babae at sinabing, "Maaari na kayong magpatuloy sa inyong negosyo. Hindi mo kailangang pagsilbihan ako." Nang marinig ito, lahat ng anim na babae ay nagpakita ng kagalakan. Walang sinasabi, lahat sila ay yumoko at umalis. Talagang natatakot sila na si Yang Kai ay gumawa ng ilang mga bastos na kahilingan. Kung iyon talaga nangyari, sa utos ng kanilang Master Holy Master sa harap nila, wala silang kapangyarihang lumaban. Ngayon na ang taong ito ay tila madaling pakisamahan, mas gamaan ang pakiramdam nila. Pagkatapos maghiwa-hiwalay ang lahat, naglakad si Yang Kai papunta sa mag-isa ang atik at dumiretso sa ikalawang palapag. Maluwag ang ikalawang palapag at handa na ang lahat ng kagamitan. Lumakad si Yang Kai sa mesa at umupo, bahagyang bumantong hininga. Ang paglalakbay na ito sa ancient land ay puno ng napakaraming hindi inaasahang pangyayari na imposibleng magbantay-laban. Sa pagharap sa apat na Holy Master, naranasan niya ang matagal nang nawawalang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang Space Divine Technique na sinalaygan niya upang mabuhay ay walang silbi sa harap ng apat na banal na guro. Sa huli, kung ito ay hindi dahil sa bigla ang paggising ng bloodline ni Roshi, natatakot siya na hindi talaga magtatapos ang mga bagay-bagay. Si Roshi ay talagang inapo ni Tian Xing, na talagang ikinagulat ni Yang Kai. Gayunpaman, ngayong nagising na ang kanyang kadugo at nakapasok na siya sa blood door, hanggat kaya niyang lumabas, hindi maiiwasang mamanahin niya ang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno. Si Xiao Xiao, na sumama sa kanya, ay magkakatawang tao din bilang Divine Spirit Taiyu. Maging ang kanyang embodiment ay nakakuha ng Stonefire Origin at inaasahang magiging susunod na Divine Spirit Stonefire. Sa pangkalahatan, kahit na ang paglalakbay na ito ay medyo mapanganib, ang ani ay napakalaki. Hindi pa kasama rito ang kayamanan na gusto niyang i-extort at ang milyong inner core na nakuha niya mula sa All Spirits Tomb. Hindi niya alam kung magkano ang mana ni Shiwo, ni hindi niya alam kung gaano karaming benepisyo ang ibibigay sa kanya ng tatlo pang Great Saint. Isinasantabi ang hinaharap at ang mga agarang benepisyo, agarang naramdaman ni Yang Kai ang pagkauhaw sa sarili niyang lakas. Sa pagkakataong ito, ang pagkamulat ng bloodline ni Roshi ang nakalutas sa krisis, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Kung nakatagpo siyang muli ng mga Divine Spirit o Great Emperor, paano niya sila haharapin? Hindi naman siya pwedeng magkaroon ng ganoong swerte sa lahat ng pagkakataon, di ba? Sa mga tuntunin ng paraan, ang kanyang paraan at Divine Technique ay hindi mas mababa sa sinuman. Ang Space Divine Technique, ang Fluong Time Great Emperor's Shuttle Seal, ang Golden Divine Dragon's Origin, ang Ancient Demon's Silang Power, na isa sa mga ito ay hindi isang paraan ng pagyanig sa mundo. Sa mga tuntunin ng mga lihim na kayamanan, nasa kamay niya ang Mountains and Rivers Bell. Ang isang ito lamang ay sapat na upang iwanan ang mga tao sa alabok. Ang kulang na lang sa kanya ay ang kanyang paglilinang. Ang isang First Order Emperor Realm Master ay hindi malakas o mahina, na medyo nakakahiya. Kailangan ko pang linangin, kailangan kong doblehin ang aking mga pagsisikap. Kung iisipin, wala na sa mood si Yang Kai na isipin iyon. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, lumitaw sa kanyang harapan ang Purple Origin Furnace. Ang kanyang Divine Sense ay nagpabalik-balik sa pagitan ng Space Ring at ng Small Sealed World, naghahanap ng mga angkop na materyales. Isa na siyang Emperor Grade Alchemist ngayon, at ang mga materyales na nasa kamay niya ay sapat na upang pinuhin ang maraming Emperor Grade Spirit Pills. Sa tulong ng Emperor Grade Spirit Pills, natural na magiging doble ang bilis ng kanyang cultivation. Kaya, binalak niyang pinuhin muna ang ilang Spirit Pills. Nagkataon na maaari niyang maasa ang kanyang mga kasanayan sa alchemy at maghanda para sa pagdadalisay ng Flesh Incarnation Fruit sa hinaharap. Isa-isang inilabas ang mga Spirit Grass ng Emperor Grade, at inilagay sa harap niya ang Monster Course. Iba't ibang pill recipe ang pumasok sa isip ni Yang Kai, at sa wakas, nagpasya siyang pinuhin ang ilang uri ng Spirit Pills ayon sa mga materyales na nasa kamay niya. Ang kanyang Emperor Chi ay ibinuhos sa Purple Origin Furnace, at ang apoy ay agad na nag-apoy, na nagpapataas ng temperatura ng silid ng husto. Ngunit bago pa mailagay ni Yang Kai ang mga Spirit Grass sa kanyang harapan sa Pill Furnace, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at tumingin siya sa labas. Ang alilang babae na nagngangalang Tian Long ay tumakbo sa takot, mukhang balisa, na parang may nangyaring malaking bagay. Ginoong Yang. Nagmamadaling itinaas ni Tian Long ang kanyang ulo at sumigaw nang makalapit siya sa loft. Anong problema?
Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang luo. Ginoong Yang, dapat kang pumunta at tingnan. Hindi ko alam kung anong problema ng alagad mo, pero parang bigla siyang nabaliw at ayaw makipagtulungan sa paliligo. Nag-aalalang sagot ni Tian Long. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai dahil alam niyang hindi maganda ang mga bagay. Ang mental state ng kanyang third sister ay lubhang hindi matatag, at sa sinabi ni Tian Long, tila naging magulo muli ang kanyang kamalayan. Kumurap-kurap ang kanyang anyo, at lumitaw siya sa tabi ni Tian Long, sinabi sa malalim na boses. Pangunahan. Bahagyang nagulat si Tian Long at hindi alam kung paano lumabas si Yang Kai, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong at mabilis na pinamunuan, lumipad ng kasing bilis ng kidlat. Maya-maya, dumating ang dalawa sa isang side hall, isa sa harap at isa sa likod. Ang side hall na ito ay tila isang lugar para sa paliguan. May malaking pool sa gitna ng bulwagan, na natatakpan ng sari-saring sariwang bulaklak, naglalabas ng kakaibang halimuyak, at bahagyang kumikislap ang mga kurtinang may magaan na gasa sa paligid. Sa sandaling ito, sa gilid na bulwagan, ang iba pang anim na alilang babae ay naroon din, na balis ang tumingin sa paligid. Nang makitang dumating si Yang Kai, ang anim na alilang babae ay nagmadaling pasulong at lumuhad sa lupa, nanginginig. Sinulyapan sila ni Yang Kai at nagtatakang nagtanong. Nasaan si third sister? Nagmamadaling sinabi ni Tian Long. Hindi namin alam. Sumimangot si Yang Kai. Anong nangyayari? Sumagot si Tian Long. Mabuti naman ang lahat noon, ngunit nang paliguan na niya ang iyong alagad, bigla siyang nagpalit ng ibang tao. Sinabi niyang hulihin namin siya, ngunit sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. May isang bagay na hindi siya nang ahas na sabihin ng diretso, at iyon ay ang dating ugali ng kanyang third sister ay parang baliw, sadyang hindi makatwiran. Tinampol ni Yang Kai ang kanyang nuo, iniisip na siya ay naging pabaya. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo kasalanan, bumangon ka." "Salamat Ginoo." Nakahinga ng maluwag ang anim na katulong na nasa harapan niya. Lamingga-lingga si Yang Kai sa paligid at nakitang iisa lang ang exit sa side hall na ito, at ang iba pang mga lugar ay seliado, kaya nagtanong siya. "Nakita mo bang umalis si third sister Ginoo?" Nagkatinginan ang anim na alilang babae at umiling, na nagpapahiwatig na hindi nila siya nakita. Ngunit narito ang kakaiba, hinanap na nila ang buong side hall, ngunit hindi nila ito makita. Kung hindi siya umalis, kung gayon saan siya nagpunta. Nang marinig ito, lihim na nagdesisyon si Yang Kai, tumingin sa paligid, at malamig na bamantong hininga. "Third sister, kung hindi ka pa rin lalabas, magagalit si Master. Bibigyan kita ng tatlong hininga ng oras para lumabas, o mapaparusahan ka ng mga alituntunin ng sekta." Marshall Peak, Kabanata 2606. Jiyaw. Ang sigaw ni Yang Kai ay umalangaw-ngaw sa buong side hall. Nagkatinginan si Tian Long at ang iba pang mga alilang babae na may pagkadismaya, na iniisip sa kanilang sarili. Talaga bang gagana ito? Natatakot ako na ang iyong disipulo ay nawala sa kanyang isip. Ngunit sa kanilang pagtataka, nang biglang bumagsak ang boses ni Yang Kai, isang bahagyang ingay ang biglang dumating mula sa likod ng isang haligi, na sinundan ng isang maruming ulo na bumubulusok mula sa likuran. Tanging isang pares ng maliwanag at magagandang mata ang makikita. "Honored Master, bakit ka nandito?" Tila nagulat si third sister at tumakbo palabas mula sa likod ng poste sa gulat. Si Yang Kai ay malamig na sumulyap sa kanya, naglagay ng marangal na ekspresyon, ngunit hindi nagtagal ay hindi niya maiwasang mapaungol, hindi alam kung saan titingin. Sa abot ng mata, hubad na hubad si Lao San. May mga patak ng itim at puti sa kanyang katawan na sobrang nakakapansin sa kanya. Nang suotin niya ang mga punit-punit na damit ay hindi halata, pero ngayong nakahubad na siya ay kitang-kita ang buo at bilog na figure ni third sister. Ang bahagi ng kanyang snow white skin ay napakaliwanag na halos mabulag ang mga mata ni Yang Kai. Hindi niya napansin at diretsong tumayo sa harap ni Yang Kai, mukhang nangangamba. "Iyon." Napakamot ng baba si Yang Kai at tumangala sa kisame, awkward na sinabi. "Narinig kong nanggugulo ka na naman, kaya pumunta si Master para tingnan." Nahihiyang sabi ni third sister. "Honored Master, huwag kang magalit, pinaglalaroan ko lang sila." N. Mabilis na ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, "Dahil nanggugulo ka lang, pagkatapos ay dali-dali kang maghugas." "Oo." Tumugon ang third sister, at ang kanyang maselang katawan ay umindayog nang mahulog siya sa malaking pool, na lumikha ng isang malaking tilamsik ng tubig. Palihim na nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Tila nasa antas pa rin ng Honored Master ang pangunawa sa kanya ni third sister. Ito ang nagligtas sa kanya ng maraming problema. Si Tian Long at ang iba pang mga alilang babae ay nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga ekspresyon ay kakaiba, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kakaibang guro at disipulong ito.
Dahil sila ay guro at disipulo, paano magiging tapat ang disipulong ito sa kanyang guro? Hindi kaya may kung anong relasyon ang dalawang ito na hindi ma-reveal sa mga outsider. Ito ay isang paglabag sa mga tuntunin ng kagandahang asal. Sa pag-iisip nito, nataranta ang mga alipin. Bilisan mo siyang hugasan, lalabas ako at maghihintay. Napahiya din si Yakai. Pagkasabi nito ay gusto na niyang umalis sa mahirap na lugar na ito. Nag-aalalang sinabi ni Tianlong. Pinarangalan na Guru Yang, kung ang iyong disipulo ay maging ganoon muli pagkatapos mong umalis, ano ang dapat naming gawin? Dati, noong dinala ni Yang Kai ang kanyang third sister, naging maayos ang lahat, ngunit sa isang kisap mata, ang kanyang third sister ay nabaliw. Nang dumating si Yang Kai, bumalik sa normal ang kanyang third sister. Takot talaga si Tianlong na maulit ang ganito. Total babae naman ang third sister niya. Hindi big deal para sa kanyang amo na makita ang kanyang katawan. Pero paano kung tumakbo siya palabas at nakita ng iba? Hindi na siya mabuhay. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai habang walang magawang nagtanong. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tinikom ni Tianlong ang kanyang mga labi at ngumiti, mukhang takot na takot sa iyo ang iyong disipulo. Bakit hindi ka maghintay dito, Ginoong Yang? Nandito si Ginoong Yang at hindi na dapat manggulo ang iyong alagad. Saglit na walang pakialam si Yang Kai. Bagamat alam niyang hindi ito magandang ideya, wala siyang magagawa. Tumango lang siya at sabihin kay Tianlong na magmadali. Nakatalikod si Yang Kai sa hot spring, naka-crossleg, hinawakan ang dalawang high-rank source crystal sa kanyang kamay, at nagsimulang magtanim. Maya-maya, ang tunog ng tilamsik ng tubig ay nagmula sa kanyang likuran, na sinabayan ng mga hajijek ng kanyang third sister. Hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam medyo hindi mapakali. Ang kanyang imahinasyon ay tumakbo ng ligaw. Pagkaraan ng kalahating oras, si Yang Kai, na nagmumuni-muni, ay nagising sa tunog ng Hanord Master. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang magandang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Ang ganda ng kilay niya, parang talon ang buhok, mapula ang labi, mapuputi ang ngipin. Marahil dahil katatapos lang niyang maligo, medyo malarosas ang kanyang magandang mukha at may kaakit-akit na kinang. Nakasuot siya ng light blue na damit na akmang-akma sa kanyang katawan. Kurbadong kurba ang kanyang anyo, at isang malabong halimuyak ang umagos mula sa kanya. Ang babaeng ito ay mukhang mga 27 o 28 taong gulang, tulad ng isang dalaga, ngunit ang kanyang tunay na edad ay tiyak na mas mataas. Kaya lang may espesyal na epekto sa kanyang hitsura ang secret art ng Ice Heart Valley. Third sister, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay, tila nagulat. Hindi niya inaasahan na pagkatapos magbihis ng kaunti ay magiging kaakit-akit ang kanyang third sister, hindi katulad ng maruming hitsura nito kanina. Pinarangalan na guro, magalang na yumoko si third sister. N. Bahagyang tumango si Yang Kai, tumayo mula sa lupa, at pinitik ang kanyang manggas. Sumama ka sa akin, hindi kumibo si third sister at masunuring sumunod sa likod. Pagkatapos ng nakaraang insidente, hindi nang ahas si Yang Kai na iwan ang kanyang third sister na mag-isa sa isang lugar, baka maging magulo muli ang kanyang isip. Kapag nasa harap niya ito, kahit papaano ay mananatili siyang matino. Ibinalik ang kanyang third sister sa loft kung saan siya nakatira, sinabihan siya ni Yang Kai na magnilay at mag-cultivate ng mag-isa bago kunin ang Purple Origin Furnace at ang iba't ibang herb na nakolekta niya noon. Sa pagpapaikot ng kanyang Emperor Chi, ang apoy sa loob ng Purple Origin Furnace ay tumaas, at ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang Conflagrated Knowledge Seed dito upang ayusin ang temperatura nito. Kaagad pagkatapos, inilagay ni Yang Kai ang mga halamang gamot dito sa maayos na paraan upang mapawi ang panggamot na likido. Tulala si third sister, puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi nangangahas na istorbohin siya. Pagkaraan ng isang oras, si Yang Kai ay biglang bumuo ng isang serye ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at ipinadala ang mga ito sa Purple Origin Furnace ng sunod-sunod. Ilang sandali pa, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinapot ang Purple Origin Furnace, dahilan upang lumipad ang takip nito. Kasabay nito, ilang spirit pills ang biglang lumipad palabas mula rito at inipon ni Yang Kai sa isang bote ng jade na inihanda niya ng maaga. Sa pagtingin sa kalidad ng spirit pills na kanyang pinino, bahagyang napasimangot si Yang Kai. Ang batch ng spirit pills na ito ay gumawa lamang ng 5, at hindi lamang sila nagkaroon ng pill veins, ngunit ang kanilang kalidad ay hindi rin masyadong maganda. Para kay Yang Kai, bagamat matagumpay niyang napino ang batch na ito ng spirit pills, ang epekto ay mas mababa kaysa sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay gamon ang pakiramdam ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ay Emperor Grade Spirit Pills.
Kahit na siya ay na-promote sa isang emperor-grade alchemist sa loob ng mahabang panahon, siya ay tumatakbo sa loob ng mga nakaraang taon at walang oras upang huminahon at pinuhin ang mga spirit pills, kaya ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay medyo nanginginig. Hanggat mayroon siyang sapat na mga materyales para sa pagsasanay, naniniwala si Yang Tai na maaari pa rin niyang pinuhin ang magagandang spirit pills. Inalis ang 5 spirit pills, nilinis ni Yang Tai ang nalalabi sa Purple Origin Furnace bago ito muling binuksan. Makalipas ang kalahating araw, pagkatapos makakolekta si Yang Tai ng 6 pang Emperor-grade spirit pills, si Third Sister, na nakaupo at nanonood, sa wakas ay hindi napigil ang magtanong ng may pagtataka. Honored Master, kailan ka natuto ng alchemy? Si Third Sister ay mukhang blanko at nabigla dahil sa kanyang memorya. Ang kanyang Honored Master ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa alchemy daw, ngunit sa paghusga mula sa sitwasyon sa kanyang harapan, hindi lamang ang kanyang Honored Master alchemy, ngunit maaari rin niyang pinuhin ang Emperor-grade spirit pills. Sa madaling salita, ang kanyang pinarangalan na guro ay isang Emperor-grade alchemist. Ilang Emperor-grade alchemist ang naroon sa buong Star Boundary. Bawat Emperor-grade alchemist ay napakaranggal na pag-iral, at tanging ang mga nangungunang sekta at dakilang kwersa lamang ang mapalad na magkaroon nito. Ang Ice Heart Valley ay naging bitin ng isang Emperor-grade alchemist na maglingkod bilang foreign elder ng sect, na gumugugol ng maraming mapagkukunan upang suportahan siya bawat taon. Kung may anumang kahilingan ang foreign elder na iyon, tiyak na sasagutin sila ng Ice Heart Valley. Ngunit dahil ang kanyang Honored Master ay biglang nawala, ang lakas ng Ice Heart Valley ay hamina, at ang foreign elder ay umalis upang maghanap ng iba pang mga pagkakataon. Bilang resulta, kung gusto ng Ice Heart Valley ng Emperor-grade spirit pills ngayon, kailangan nilang gumastos ng malaking pera para bilhin ito o maghanap ng Emperor-grade alchemist mula sa ibang sect para pinuhin ang mga ito. Ito ay lubhang hindi maginhawa at ang gastos ay napakalaking. Ngunit ngayon, ang kanyang pinarangalan na guro ay talagang isang Emperor-grade alchemist. Paanong hindi magugulat si Third Sister? Nang marinig ito, bahagyang umiti si Yang Tai at sinabing, ang pinarangalan na guro ay nawala sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng ilang pagkakataon. Oh, naniwala sa kanya si Third Sister at tahimik na tumanggo. Inihagis ni Yang Tai ang mga halamang gamot sa pill furnace habang sinasabing, Third Sister, magtanim ng mabuti. Kapag natapos ng Honored Master ang pagpino ng mga table tas, bibigyan kita. Maraming salamat, Honored Master. Nagmamadaling sabi ni Third Sister, ngunit sumimangot at nagtanong, Honored Master, bakit mo ako tinatawag na Third Sister? Tumigil sandali si Yang Tai, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal at mahinang nagsabi, ikaw ang third disciple ng Honored Master, kung hindi kita tatawaging Third Sister, ano ang itatawag ko sa iyo? Naisip ni Yang Tai sa kanyang sarili, hindi ko nga alam kung ano ang pangalan mo, kaya paano kita tatawagan ng ganyan? Nagpout si Third Sister at sinabing, tinatawag ako noon ng Honored Master na Yowir. Ang buong pangalan ng disipulo ay Jiao. Tumawa si Yang Tai at sinabing, marahil matagal ka nang hindi nakita ng Honored Master at nakalimutan na niya kung paano ka tatawaging Yowir. Kung ganoon, Yao, Er na ang itatawag ko sa iyo mula ngayon. Humadjajek si Third Sister at sinabing, marunong talagang magbiro ang Honored Master. Sige, ipagpatuloy mo ang paglilinang. Abala ang Honored Master, kaya huwag mo akong istorbohin. Oo. Pagkasabi nito, masunurin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay. Si Yang Tai ay lihim na sumulyap sa kanya, lihim na nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Hindi niya alam kung babalik sa normal itong Jiao sa hinaharap at maaalala ang mga kaganapan ngayon, pupunta ba siya para makipag-areglo sa kanya. Mabuti kung magpanggap siya bilang Bingyun at sinamantala siya. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang dahilan para dito. Ngunit ang bagay na makita ang kanyang hubot-hubad na katawan ay hindi ganoon kadaling ayusin. Kung tutusin, may kinalaman ito sa reputasyon ng isang babae. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nanginginig si Yang Tai at nagmamadaling kinuha ang kanyang mga iniisip at nagpatuloy sa alchemy. Lumipas ang oras. Nanatili si Yang Tai sa Phoenix Luo Palace ng halos 10 araw. Sa panahong ito, nagpino siya ng mga tabletas. Tulad ng inaasahan niya, sa pagdaragdag ng maraming materyales, ang kalidad ng Emperor-grade spirit pills na kanyang pinino ay bumuti, at ang bilang ng mga table tasks na ginawa niya ay tumaas. Sa panahong ito, ipinanganak ang 6 or 7 spirit pills na may pill veins, na medyo ikinagulat niya. Ang kanyang talento sa alchemy ay hindi mama. Nang maglaon, na-trigger niya ang Grand Alchemic Downtown sa Watermoon Star, ang home star ng Heng Luo Chamber of Commerce. Siya ay tinuruan ng alchemy sa pamamagitan ng Heavenly Way at nasulyapan ang isang bakas ng Grand Dao ng alchemy.
nagkaroon siya ng kakaibang kalamangan sa alchemy. Kaugnay nito, maging ang Sacred Spirit Medicine Body ni Little Senior Sister Zia Ning Chang ay mas mababa. Sa loob ng 10 araw, nagpino siya ng maraming spirit pills. Mayroong iba't ibang gamit, ngunit karamihan sa kanila ay ginamit upang tumulong sa paglilinang. Ibinigay ni Yang Kai ang ilan sa kanyang third sister, Lihim na umaasa na kapag nagkamalay siya sa hinaharap, handa niyang gawing maliit ang malalaking problema at maging wala ang maliliit na problema. Tuwang-tuwa si third sister nang matanggap niya ang reward at lubos na nagpasalamat kay Yang Kai. Dahil dito, nakonsensya si Yang Kai, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Lumipas ang 15 araw, at halos umabot na sa pagiging perpekto ang rate ng tagumpay ni Yang Kai sa pagpino ng Emperor Grade Spirit Pills. Sa bawat oras na pinipino niya ang 9 na tableta, ang kalidad nito ay lubos na bumuti, at ang bilang ng mga spirit pills na bumuo ng pill veins ay tumaas ng husto. Sa ganoong kasanayan at kahusayan, hindi na problema ang pagpino sa Flesh Incarnation Pill. Marshall Peak, Kabanata 2607. Nakagawa ta. Noong nailigtas niya si Gao Zuting sa huling pagkakataon, nakakuha siya ng Flesh Incarnation Fruit mula sa sinaunang hardin ng gamot. Hanggat maaari niyang kunin ang iba pang mga pandagdag na materyales, magagawa niya ang kay na pinuhin ang Flesh Incarnation Pill at muling itayo ang katawan ni Tian Yan sa Forbidden Area ng Asher Sun Temple, ang Divine Ascension Mirror. Kahit na si Tian Yan ay isa lamang soul avatar, isa pa rin siyang master sa antas ng Great Emperors. Kung magagamit niya ang Flesh Incarnation Pill para buuin muli ang kanyang katawan, magkakaroon ng isa pang Great Emperor sa Star Boundary. Ang dahilan kung bakit si Yang Kai ay gumugol ng labis na pagsisikap sa bagay na ito ay dahil si Tian Yan ay isang mabuting tao. Tinuruan siya ni Tian Yan ng Soul Secret Technique sa Divine Ascension Mirror, at dahil na rin sa matagal na niyang pangako kay Tian Yan. Higit pa rito, ito ay isang bihirang pagkakataon upang makakuha ng pabor mula sa isa sa mga Great Emperor. Hanggat maaari niyang tulungan si Tian Yan na buuin muli ang kanyang katawan, hindi niya kailangang mag-alala na hindi siya tutulungan ni Tian Yan kung magkakaroon siya ng problema sa hinaharap. Gayunpaman, ang Flesh Incarnation Pill ay napakahirap pinuhin, at ang mga halamang gamot na kailangan ay napakabihirang din. Mayroong 81 pandagdag na halamang gamot, at lahat ng mga ito ay mga gamot sa espiritu ng Emperor Grade na bihira at mahirap hanapin. Bagamat maraming spirit grass at herbs si Yang Kai, halos kalahati lang ang naiipon niya. Ang iba pang kalahati ay wala kahit saan. Sa ngayon, maaari lamang siyang umasa na matutulungan siya ng 3 Great Saint ng Ancient Land sa pagkuha ng mga halamang gamot. Kapag nakolekta na ang mga halamang gamot, maaari na niyang simulan ang pagpino ng Flesh Incarnation Pill at pagkatapos ay bumalik sa Asher Sun Temple para hanapin si Tian Yan. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Yang Kai na umasa dito. Lumipas pa ang ilang araw. Sa araw na ito, nagpipino ng mga tabletas si Yang Kai nang bigla siyang may naramdaman at tumingin sa labas. Agad siyang tumawag, Yeowir, si Ji Yao, na nagmumuni-muni, ay mabilis na nagmulat ng kanyang mga mata at magalang na sinabi. Narito ang alagad, may mga panauhin. Pumunta at sabihin sa kanila na ang guro ay nag-iisa. Hindi nila ako dapat istorbohin. Kunin ang mga bagay na dinala nila. Sabihin sa kanila na aalis ako sa mga ancient land pagkatapos na gumaling ang aking mga sugat. Oo, narinig ito ni Ji Yao at mabilis na tumayo at bumaba mula sa 2 palapag. Hindi nagtagal, may mga boses na nagmumula sa ibaba. Maya-maya, bumalik si Ji Yao. Magalang niyang ibinigay ang 4 na space ring sa kanyang kamay kay Yang Kai at sinabing, Honored Master, ito ang mga bagay na hiniling ng 3 Great Saint na ipasa sa iyo ng disipulo. Tumanggaw si Yang Kai at inabot ang 4 na space ring. Casual na kinuha ni Yang Kai ang isa at naramdaman ito saglit. Hindi niya maiwasang mapangiti, iniisip na ang 3 Great Saint na iyon ay medyo maislan. Ang bawat isa sa 4 na space ring na ito ay dapat maglaman ng isang bagay na pagmamay-ari ng isang Great Saint, kaya natakot sila na hindi masabi ni Yang Kai kung sino ang nagmamay-ari. Sinadya pa niyang iwanan ang kanyang aura sa singsing, sa takot na mahalo ito sa aura ng iba. Ang nasa kamay niya ay 4 na space ring ni Fan Hua. Nagtaka siya kung ano ang ibinigay sa kanya ni Fan Hua. Si Yang Kai ay lihim na inaabangan ito, at ang kanyang isip ay pumasok sa ring upang mag-imbestiga. Sa isang sulyap, ang tanging nakikita ni Yang Kai ay ang 2 parang bundok na tumpok ng source crystals. Isang malaking tumpok at isang maliit na tumpok. Ang malaking pile ay napuno ng mga mid-rank na source crystal, habang ang maliit na pile ay napuno ng mga high-rank na source crystal. Pagkatapos ng mabilis na pagkalkula, hindi napigilan ni Yang Kai ang tumawa.
Mayroong humigit kumulang 3 bilyong mid-rank na source crystal at 50 milyong high-rank na source crystal. Ang napakalaking bilang ng source crystals ay isang malaking halaga ng kayamanan. Kahit na ang isang first-class na sect ay kumuha ng ganoong halaga, malamang na ito ay isang pagkawala. Kailangang malaman ng isa na ang isang high-rank na source crystal ay maaaring ipagpalat sa 100 mid-rank na source crystal, at isang mid-rank na source crystal ay maaaring ipagpalat sa 100 mababang rank na source crystal. 50 milyong high-rank source crystal ay maaaring hindi gaanong tunog, ngunit kung i-convert. Iyon ay 5 bilyong mid-rank na source crystal at 500 bilyong mababang rank na source crystal. Ang bilang na ito ay lubhang nakakatakot. Si Yang Kai ay pumapatay at nagnanakaw ng mga tao sa loob ng maraming taon, at bagamat nakaipon din siya ng maraming yaman, kumpara sa yaman ni Fan Hua, isa pa rin itong maliit na wizard kumpara sa isang mahusay na wizard. Sa buong Star Boundary, limitado ang bilang ng mga high-rank source crystal, kaya kahit anong uri ng transaksyon, ito ay karaniwang low-rank at mid-rank source crystals. Karamihan sa mga high-rank na source crystal ay ginamit para sa paglilinang at mga tagumpay. Biglang nakatanggap si Fan Hua ng 50 milyong high-rank source crystals, na sapat na para gumana ang isang malaking sect sa loob ng ilang taon. Sa tabi ng dalawang tambak ng source crystals ay isang tumpok ng Monster Beast Nidens. Ito ang ancient land, at walang kakulangan sa Monster Beast. Matapos mamatay ang isang Monster Beast, natural itong mag-iiwan ng isang Niden. Gayunpaman, walang gaanong Monster Cores. Mayroon lamang 100 12th Order Monster Cores, 2,000 11th Order Monster Cores, 30,000 10th Order Monster Cores, at walang mas mababa sa 10th Order. Nahulaan ni Fan Hua na hindi magiging interesado si Yang Kai sa kanila, kaya hindi na lang niya ito binigyan. Ang ganoong dami ng Monster Cores, kung ilalagay sa mga kamay ng sinuman, ay magiging isang nakakagulat na halaga ng kayamanan, ngunit para kay Yang Kai, na nakaupo sa 1,000,000 Monster Cores, ito ay wala. Gayunpaman, hindi naging madali para kay Fan Hua na makakuha ng napakaraming Niden. Ang 100 mga Niden sa 12th ranggo ay katumbas ng 100 Monster Beast ng Emperor Realm. Ito rin ang resulta ng 4 na Great Saint na kumikilos sa Ancient Land sa hindi mabilang na taon. Kung hindi, ang 112 Niden ay hindi maiisip para sa anumang iba pang human sect. Mabilis na lumipat ang tingin ni Yang Kai sa isa pang tumpok ng mga bagay. Ang pile na ito ay napuno ng spirit flowers at exotic grasses na nagbuga ng maningning na ningning. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga bulaklak at mga damo na nakasalansan, at mayroon ding maraming kaakit-akit na mga spirit fruit na may iba't ibang kulay. Ang bawat tangkay ng spirit grass at spirit fruit ay emperor grade, na walang daw source grade na makikita. Mayaman na ako, mayaman na ako. Pinunasan ni Yang Kai ang laway sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may berdeng ilaw. Mayroong hindi bababa sa 10,000 hanggang 20,000 sa mga spirit flowers at exotic grasses na ito. Tumingin si Yang Kai at nakita ang ilang pantulong na materyales na kailangan para pinuhin ang flesh incarnation pill. Sa pagkakataong ito, ganap na siyang mayaman. Kung ikukumpara sa source crystals at nidens, mas gusto ni Yang Kai ang mga spirit flowers at exotic grasses na ito. Sapat na ito para mabaliw ang sinumang alchemist. Pero, bastos, paano mo may lalagay ang spirit flowers at exotic grasses na ito ng basta-basta? Sayang ang mga kayamanan ng heaven. Muling pagmumura ni Yang Kai. Ang mga spirit flowers at exotic grasses na ito ay hindi napreserba ng maayos, kaya sa katagalan, tiyak na maglalaho ang kanilang medicinal efficacy. Sa kabutihang palad, mayroon siyang sealed world bead, at sa loob ng sealed world bead ay ang kanyang sariling medicine garden. Noong nakaraang pagkakataon, nilinis ni Yang Kai ang buong sinaunang medicine garden para palawakin ang lugar ng sarili niyang medicine garden. Ang spirit soil ng sinaunang medicine garden ay napakayaman at angkop para sa paglilinang ng mga spirit flower. Ang paglalagay ng mga bagay na ito sa medicine garden ay malamang na magpapabagal sa pagkawala ng kanilang mga epekto sa gamot. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, mabilis na inihagis ni Yang Kai ang lahat ng spirit flowers at exotic grasses sa medicine garden sa sealed world bead. Hindi niya inasahan na palagwin muli ang mga ito, para lang hindi masyadong maglalaho ang kanilang mga medicinal efficacies. Napakaraming bagay, kaya't wala siyang oras upang ayusin ang mga ito pansamantala. Nagplano si Yang Kai na maghintay hanggang sa magkaroon siya ng ilang libreng oras upang ayusin ang mga ito at tingnan kung makakahanap siya ng anumang pantulong na halamang gamot upang pinuhin ang flesh incarnation fruit. Ang space ring na ipinadala ni Fan Hua ay naglalaman lamang ng mga bagay na ito, ngunit ito ay talagang isang mapagbigay na regalo. Lubhang nasiyahan si Yang Kai. Pagkatapos,
Kinuha niya ang pangalawang singsing at naramdaman ito, na nagpapatunay na may aura si Kang Dog dito. Dapat ay ang space ring na ipinadala ni Kang Dog. Pagkatapos ng maingat na inspeksyon, nalaman niyang kay na ang regalo ni Kang Dog ay hindi gaanong naiiba sa kay Fan Hua. Nahulaan niya na silang dalawa ay nagkasundo na magpadala ng parehong dami ng source crystals, monster cores, at spirit herbs. Hindi ito ikinagulat ni Yang Kai. Kinuha niya ang pangatlong singsing, na dapat ay space ring ni Luanfeng. Hindi nakakagulat, ang regalo ni Luanfeng ay pareho sa naunang dalawa. Ang huling singsing, gayunpaman, ay nagpasaya kay Yang Kai. Ang singsing na ito ay walang aura ng sinuman, ngunit alam ni Yang Kai na naglalaman ito ng mana ni Shiwo. Ang divine spirit na si Shiwo ay nanirahan sa ancient land sa loob ng 10,000 taon. Gaano karaming yaman ang naipon niya sa loob ng 10,000 taon na ito? Ibinuhos ang kanyang divine sensoring, natulala si Yang Kai. Nakakita rin siya ng dalawang tambak ng source crystals, ngunit ang mga ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa kay Fan Wu at sa iba pa. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 30 bilyong mid-grade source crystals at 500 milyong high-grade source crystals. Kahit mentally prepared si Yang Kai, hindi pa rin niya maiwasang mabigla. Kung titingnan ang monster cores, may 10 beses na mas marami kaysa kay Fan Hua at sa iba pa. Mayroong libu-libong level 12 monster cores, 10,000 ng level 11 monster cores, at mas kaunting level 10 inner core, ilang 10,000 lang. 10 beses din ang dami ng spirit herbs. Nakatingin lang sa kanila na nakatambak doon ay sapat na para mapasaya ang isa. Ang kayamanan sa apat na space rings na pinagsama-sama ay 40 bilyong mid-grade source crystals at 650 milyong high-grade source crystals. Binaliwala ang monster cores ng Monster Beast, mayroon ng 1 milyong monster cores si Yang Kai. Ang mga regalo ng Great Saint ay isang fraction lamang. Tulad ng para sa spirit herbs, mayroong higit sa 100,000. Anong uri ng konsepto ang 100,000 emperor-grade spirit herbs? Marahil isang lugar lamang na tulad ng Savage Desolate Ancient Land ang makakapagdulot ng ganoong halaga. Walang lugar sa Star Boundary ang makakapagdulot ng napakaraming spirit herbs. Ang kasalukuyang kayamanan ni Yang Kai ay maihahambing lamang sa mga sekta ng Great Emperor. Marahil ay nahihigitin pa sila, pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga sekta ng mga Great Emperor ay makapangyarihan, mayroon silang maraming mga disipulo at gumugol ng maraming pera sa paglilinang bawat taon. Sa mga ari-arian ni Shiwo, bilang karagdagan sa source crystals, monster cores, at spirit herbs, mayroon ding hindi mabilang na mga bihirang mineral, pati na rin ang gulo ng mga bagay na hindi matukoy ni Yang Kai. Malamang, ang mga gamit ni Shiwo ay nilinis na ni Fan Hua at ng iba pa at ipinadala kay Yang Kai. Ang paghahambing ng mga wrench along ibinigay ni Fan Hua at ng iba kay Yang Kai ay humigit kumulang 110 ng kanilang sariling kayamanan. Ito ay itinuturing na isang napakamapagbigay na regalo. Kung hindi dahil sa malapit na relasyon ni Tian Xing at Yang Kai, sino ang handang kunin ang 110 bahagi ng kanilang kayamanan? Malamang na napilitan si Fan Hua at ang iba pa sa isang sulok. Mula noong simula ng pagbilang ng apat na ring, si Yang Kai ay tumatawa ng nakakaloko, nagbibilang sandali, pagkatapos ay tumawa muli ng nakakaloko. Kung ano ang nangyari sa kanyang pinarangalan na guro, ngunit hindi siya nang ahas na magtanong at nakatayo lang doon na may hindi mapakali na ekspresyon. Matapos hintayin na tumigil si Yang Kai sa pagtawa, mahinang tumawag si Jiao. Honored Master. M. Biglang nagising si Yang Kai at napagtanto na nawala na siya ng lakas, mabilis na inayos ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing. Yao Er, pumunta ka at sabihin kay Madam Feng na gumaling na ang mga sugat ni Master at aalis na ako bukas. Sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala. Oo, sagot ni Jiao at bumaba. Marshall Peak, Kabanata 2608. Tumakbo sa isang magandang palabas. Sa labas ng pavilion, nakatayo doon sina Fan Ke, Kang Go, at Luanfeng, ang tatlong Great Saint, na may mapait na ekspresyon. Tinanggap ni Yang Kai ang kanilang mga regalo ngunit hindi nagpakita ng anumang reaksyon, kaya labi silang nababalisa. Hindi man lang nila nakita ng personal si Yang Kai sa pagkakataong ito, ang babaeng nasa tabi niya lang ang kumausap sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Kang Go, maaaring iniisip niya na ang aming mga regalo ay masyadong magaan at gusto niya ng higit pa. Sinulyapan siya ni Fan Ke at sinabing, naibigay na natin sa kanya ang 10% ng mga gamit natin, paano ito masasabing magaan? Natatakot akong hindi siya makontento. Nag-aalalang sabi ni Kang Go, hindi tulad ng hindi mo alam kung gaano kasakiman ang mga tao. Napabuntong hininga si Luanfeng. Kung hindi siya kontento, ano ang magagawa natin?
Natatakot ako na kailangan nating gumastos para makaiwas sa kapahamakan. Siya nga pala, ang mana ni Shiwo, hindi naman kayo nagtago, di ba? Kinagat ni Kang Go ang kanyang mga labi at sinabing, Madam Fang, sinuri mo na rin ang mga gamit ni Shiwo. Hindi mo ba masasabi kung may tinatago ba siya? Tumanggaw si Luan Fang. Nagtatanong lang ako, ngumiti ng mapait si Fan Ke. Ginamit niya ang dahilan ng pagpapagaling para manatili sa ancient land, kaya hindi natin siya pwedeng hilingin, umalis. Kung hindi, kung talagang may nangyari, hindi natin kakayanin ang kahihinatnan kapag ang inapo ni Tian Xing ay lumabas sa Blood Door. Nang marinig niyang binanggit niya ang inapo ni Tian Xing, hindi napigilan ni Luan Fang at Kang Go, halatang takot na takot. Nagkatinginan silang tatlo at napabuntong hininga, lihim na sumakit ang ulo. Sa pagkakataong ito, parang may napansin silang tatlo at napalingon sa direksyong pinanggalingan nila. Nakita nila si Ji, naglakad siya mula sa pavilion at sumisigaw. Tatlong Great Saint, mangyaring maghintay. Nagulat si Fan Ke at ang iba pa, hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai sa kanila. Nagtataka sila kung ang taong iyon ay hindi nasisiyahan sa mga bagay sa apat na space ring. Sobra ba ang gusto niyang hilingin? Kung ganun, sobrang pangit ng table manners niya. Napangiti si Luan Fang at magalang na nagtanong. Young lady, may iba pa bang hiling si Ginoong Yang? Sinulyapan siya ni Jiyao nang walang pakialam at sinabing. Hiniling sa akin ng kagalang-galang na guro na sabihin sa iyo na gumaling na ang kanyang mga sugat at aalis na siya sa ancient land bukas. Ano, tuwang-tuwa si Kang Go. Sumigaw siya nang hindi sinasadya. Seryoso ka ba? Isa siyang great saint, ngunit nang marinig niyang aalis na si Yang Kai sa ancient lands, hindi niya maiwasang mawalan ng pag-asa. Sa sandaling magsalita siya, tahimik siyang sinipa ni Fan Ke. Nagbago ang ekspresyon ng matandang aso at mabilis nitong itinikom ang bibig na tila nahihiya. Hindi man lang siya nilinggan ni Jiyao. Ipinasa lang niya ang mga salita ni Yang Kai at bumalik sa paraan kung saan siya dumating. Matapos mawala ang figure ni Jiyao, ang Luan at Fang Trio ay nagtinginan sa isa't isa nang may pagkadismaya at nakita ang Kegan hawahan sa mga mata ng isa't isa. Palihim siyang kinildatan ni Fan Ke. Pinigil nilang tatlo ang saya sa kanilang mga puso at mabilis na naglakad palayo. Saka lang sila nakahinga ng maluwag. Ngumiti si Kang Go at sinabing, sa wakas ay pinaalis na namin siya. Mukhang hindi naman masyadong matako itong si Ginoong Yang. Kung talagang gusto ni Yang Kai na bigyan nila siya ng mas maraming bagay, wala silang magagawa kundi ang maghanda para sa isa pang malaking pagkawala. Gumastos ng pera para makaiwas sa kalamidad. Gumastos ng pera upang maiwasan ang kalamidad. Si Fan Ke ay nagsuot din ng masayang ekspresyon. Sa mundong ito, malamang na may ilang tao na matutuwa pa rin matapos silang kikilan at pang-blackmail ni Yang Kai. Kung sino pa man, ang tatlong Great Saint ay nakipag-away sa kanila. Dahil aalis na siya bukas, ang reyna na ito ang personal na magpapaalis sa kanya, para hindi maging impolite. Nakangiting sabi ni Luan Fang. Tumanggaw si Fan Ke at sinabing, siyempre, kailangan nating guluhin si Madam Fang. Ikinaway ni Luan Fang ang kanyang kamay at mapait na ngumiti. Sino ang humiling sa kanya na manirahan sa teritoryo ng reyna? Kung tutusin, ang ancient land ang ating teritoryo. Kung may mangyari man sa kanya, natatakot ako na walang makakaako sa responsibilidad na ito. Saglit na nagkwentuhan silang tatlo bago nagpaalam at umalis sina Fan Ke at Kang Go. Pagdating nila ay nag-aalala at hindi mapakali ang dalawa, ngunit pagbalik nila ay nakahinga sila ng maluwag at masaya. Ang kaibahan ng kanilang mga kalooban ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng heaven at earth. Sa sumunod na panahon, hindi na nagpino pa si Yang Kai ng mga spirit pills at sa halip ay nagsimulang ayusin ang mga bagay sa apat na space rings. Ang source crystals at monster cores ay madaling makitungo. Yang ikinategorya sila ni Kai sa iba't ibang kategorya at itinapon sila sa small sealed world ayon sa kanilang grado, na itinambak ang mga ito sa maliliit na burol para makolekta niya kapag kailangan niya ang mga ito. Tanging ang 100,000 o higit pang mga spirit emperor grade na halamang gamot ang kumuha kay Yang Kai nang maraming ang mga spirit herbs na ito ay bihira, kaya natural na kailangang suriin ni Yang Kai ang mga ito ng isa-isa para mapanatili ang kanilang mga efficacy na panggamot hanggat maaari. Pagkatapos ng isang abalang gabi, wala pang isang 110,000 spirit herbs ang naayos na. Kinaumagahan, pinangunahan ni Yang Kai si Jiyao palabas ng Fang Luo Palace sa ilalim ng gabay ng katulong na si Tian Long at nakita niya si Luan Fang na naghihintay sa labas. Ginoong Yang, nakita ni Luan Fang si Yang Kai at mabilis siyang binati. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai at tumawa. Pinaghirapan ko si Madam Fang nitong mga araw na ito. And, ngayong gumaling na ang mga sugat ng Young Master na ito, oras na para umalis. Para sa Stone Spirit Clan, kailangan kong tanungin si Madam Fang at ang iba pang 2 Great Saint upang alagaan sila.
Luan Feng pursed her lips and smiled Ginoong Yang, mangyaring makatitiyak. Hanggat nananatili kaming tatlo sa Ancient Lands, hindi namin hahayaang magdusa ang Stone Spirit Clan. Tumanggo si Yang Kai na may kasiyahan. Sinabi ni Luan Feng, ang Ancient Lands ay maraming hadlang at ito ay isang mahabang paglalakbay. Payagan akong samahan si Ginoong Yang. Sa pagharap sa kanyang kabaitan, hindi tumanggi si Yang Kai at tumanggo lang bago tumalon sa ere. Nagmamadali ding sumunod si Jiao. Kumurap-kurap ang pigire ni Luan Feng at dumating siya sa tabi ni Yang Kai at Jiao sa isang iglap, pinaikot-ikot ang kanyang monster chi sa kanila bago naging daloy ng liwanag at lumipad palabas ng Ancient Lands. Si Yang Kai ay isa na ngayong First Order Emperor Realm Master at ang kanyang bilis ay hindi mabagal, ngunit nalaman niyang ang kanyang bilis ay medyo mas mababa kaysa kay Luan Feng. Maliban kung ginamit niya ang Space Force para mag-teleport, walang paraan na maikumpara niya ito. Wala pang dalawang araw, umalis ang tatlo sa Ancient Lands at nakarating sa harap ng Ancient Lands Passageway. Sa loob ng passageway, may kakaibang fog, kidlat, at astral winds na umuulan paminsan-minsan, at hindi mabilang na mga yin soul ang nakatingin sa kanila. Kahit na ang isang Third Order Emperor Realm Master ay hindi maglalakas loob na pumasok ng padalos-dalos. Ngunit para kay Luan Feng, ang mga hadlang na ito ay wala. Dumiretso siya sa kakaibang fog kasama si Yang Kai at lumipad palabas ng daanan sa loob lamang ng dalawang oras. Nang lumiwanag ang kanyang paningin, narinig ni Yang Kai ang isang sigaw ng pagkagulat bago niya makita ang tanawin sa kanyang harapan. Brother Yang, M. Natigilan si Yang Kai at ibinaling ang kanyang ulo sa direksyon ng boses, at nakita niya ang isang malaking grupo ng cultivator na may iba't ibang lakas na nagtipon doon. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Kung titingnan ang kanilang poster tila gusto nilang pumasok sa Ancient Lands. Ang nagsalita ay isang binata sa edad na 30. Bahagyang namutla ang mukha niya at para siyang nasugatan. Nang makita ang taong ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot at magtanong. Chihai. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Chihai ng Heaven Chi Castle, na nakatagpo ni Yang Kai sa Shattered Star Sea. Alam niya na nakuha ni Yang Kai ang Phoenix True Fire, kaya nakiusap siya kay Yang Kai na pumunta sa Chi Castle at gamitin ang Phoenix True Fire para iligtas ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay nalason ng isa sa 10 Great Poisons sa Ancient Land, ang Heavenly Frost Earth Rain. Sa mundong ito, tanging ang Nirvana Flame ng Phoenix True Fire ang makapagpapaalas ng lason na ito. Kung ang Phoenix True Fire ay nasa mga kamay pa ni Yang Kai, hindi tatuto si Yang Kai na tulungan siya ng kaunti sa loob ng kanyang kakayahan. Ngunit ngayon, ang Phoenix True Fire ay naabsorb ni Liu Yan, at si Liu Yan ay dinala ni Jiu Feng sa Spirit Beast Island. Gustong tumulong ni Yang Kai, ngunit wala siyang kapangyarihan. Bago pumasok sa Ancient Lands, nakilala rin ni Yang Kai ang isa pang disipulo ng Heaven Chi Castle, si Chi He Feng, na inayos ni Chi Hai na hintayin si Yang Kai sa Ancient Lands Passage. Gusto niyang bigyan ng pabor si Yang Kai at sabihin sa kanya na may balak ang Netherworld Sect laban sa kanya, ngunit napakabangis ni Yang Kai na kahit alam niya, sumugod pa rin siya sa Ancient Land nang walang pag-aalinlangan. Bilang resulta, ang Netherworld Sect ay ganap na nabura. Sa pagtingin sa isa't isa, ang ekspresyon ni Chi Hai ay komplikado. Parang may kung anong guilt at struggle sa mga mata niya, pero maya-maya, biglang naging matigas ang mga mata niyang nag-aalinlangan. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sumigaw sa isang malakas na matandang lalaki sa kanyang harapan. Senior Wu, siya ang hinahanap mo. Bagamat mukhang matanda na ang matanda, napakalakas ng kanyang katawan. Nakasuot siya ng isang maikling mangas na vest, at ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay parang bakal. Ang kanyang kamanghamanghang lakas ay tila sisabog na anumang oras. Nang marinig ang mga salita ni Chi Hai, lumubog ang mukha ng malakas na matanda at sumigaw siya sa mahinang boses. Siya ba ang batang iyon na tinatawag na Yang Kai? Habang nagsasalita, ang kanyang parang lawi na matalas na mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Yang Kai, at isang pagpatay na layunin ang bumungad sa kanyang mukha. Mabilis na sinabi ni Chi Hai. Oo. Mabuti, napakahusay. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa mukha ng matandang may apelyidong Wu. Hindi ko inaasahan na pupunta siya sa haring ito nang hindi naghihintay na mahanap siya ng haring ito. Ang swerte niya talaga, kinagat ni Chi Hai ang kanyang mga ngipin at sinabing. Sana matupad ni Senior Wu ang iyong pangako at ipahiram sa Junior na ito ang Phoenix True Fire pagkatapos maayos ang usaping ito. Ang matandang lalaki na pinangalan ng Wu ay malamig na umuso. Kailan ka binigyan ng ganoong pangako ng haring ito? Pero Senior, hindi mo ba sinabi noon pa? Ang mukha ni Chi Hai ay nagbago ng husto habang nakatingin sa matandang nagngangalang Wu na may pangit na ekspresyon. Umuso ang matanda, anong uri ng banal na bagay ang Phoenix True Fire?
Paano mo ito mahihiram? Senior, sinira mo talaga ang pangako mo. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Chihai, ngunit wala siyang magawa dahil mababa ang kanyang lakas. Kahit galit siya ay wala siyang magawa. Masungit. Ang matandang lalaki na may apelyidong Wu ay hindi nagsalita sa pagkakataong ito, ngunit ito ay isa pang matandang lalaki na galit na sumigaw at sinampal si Chihai, na nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo at pagkahulog sa lupa. Ang matanda ay humakbang pasulong at malamig na sinabi. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerikan, papatayin ka muna ng matandang ito. Young Fourth Lord. Nang makitang bumagsak si Chihai sa lupa, mabilis na sumugod ang grupo ng mga tao at tinulungan siyang bumangon ng may pag-aalala. Napagtatanto na ang buhay ni Chihai ay hindi nanganganib, hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag, pagkatapos ay sinulyapan ang matandang lalaki na umatake sa kanila ng may pagtatampo ng mga ekspresyon, na walang lakas ng loob na magsalita. Anong klaseng kanta ito? Tumingin si Yang Kai na may kakaibang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoon kagandang palabas sa sandaling makalabas siya sa Ancient Land, at tila kasama rin siya sa magandang palabas na ito. Si Chihai at ang matandang may apelyidong Wu ay hindi gaanong nag-usap, ngunit si Yang Kai ay hindi tanga at natural na nakakakita ng ilang mga pahiwatig.